Magandang buhay! Naririto naman po ang inyong guro sa ikatlong baitang Ginang Charito al Mercado upang magtalakay sa asignaturang Aralin Panlipunan, Aralin 5 po. So ang ating tatalakayin ay ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig at anyong lupa sa aking lungsod at rehiyon. Kung iisipin ng ilan sa mga ito ay nagpapatanyag at nagpapakilala sa inyong rehiyon. Marami ang dumarayo sa mga natatanging anyong lupa at anyong tubig ng lungsod o bayan. Karamihan sa pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga tao sa lungsod at bayan ang mga anyong lupa at anyong tubig. Kaya halika at muling tuklasin ang kagandahan ng inyong mga anyong lupa at anyong tubig. So bago tayo magpanimula, tayo muna ay magbalik-aral sa mga simbolo ng anyong lupa sa mapa kung saan nyo ito matatagpuan. So yung una, sagutin natin. Okay, ano po yung simbolo niyan? Simbolo na yan. Okay, so tama, ito ay isang bundok. Ang sumunod po ay magaling, iyan po ay bulubundukin. At ito naman po, yung pangatlo, okay, tama po, isa itong talampas. Okay, itong anyong to, okay, ito po ay burol. And then, tatlong guhit, ito po ay isang very good, kapatagan ang tawag po natin dyan. At ang panghuli, tama, ito'y isang lamba. So, yan pong mga simbolong yan ay matatagpuan natin sa mapa. Simbolo po yan ng anyong lupa. Okay, dumako naman tayo sa mga simbolo ng anyong tubig sa mapa. Okay, yung una, ano po yan? Okay, ilog. Magaling. At ang sumunod po ay? Yes po, karagatan yan. Magaling naman. And then, yung pangatlo po natin, yung pag inayos yung mga letra, okay, very good, dagat po. And then this one, tama, look po yung simbolong yan. Ito po ay isang magaling, sapa ang tawag po natin dyan sa simbolong yan. At ang huli po, okay, ito po ay isang lawa. Okay. So, dako po tayo ngayon sa mga pangunahing anyong tubig sa NCR. Okay. So, yung una po ay ang look ng Maynila. So, ito po ay isa sa pinakamainam na likas na daungan sa mundo na nagsisilbing puerto ng Maynila sa Luzon at sa Pilipinas. Okay. Nakaharap po siya sa kanluran ng lungsod ng Maynila. Isa siya sa pinakamagandang likas na daungan sa mundo. Okay. Ito po ay ito rin po yung lugar na kung saan nagkaroon ng labanan ang mga iba't ibang bansa nung mga nakalipas na digmaan. Okay, ang sumunod po ay Ilog Marikina. So ito po ay nag-uugnay-ugnay ng mga karatig lalawigan tulad ng Rodriguez Rizal at San Mateo. Sanga din po ito ng Ilog Pasig na dumadaloy mula sa bulubunduki ng Sierra Madre si Rizal. Ito rin po yung pangunahing ilog ng lungsod ng Marikina. So, dako po tayo sa Ilog Tulyahan na matatagpuan sa kanang bahagi ng Maynila na may habang 15 kilometro. Ito ay nagsisimula sa La Mesa Dam sa lungsod ng Quezon at umaagos sa mga bayan ng Malabon, ayan bayan natin, at Valenzuela. Nakikita po natin yan papuntang Maysilo po, yung Ilog Tulyahan. Okay, next po ay ang Ilog Pasig. So, ang Ilog Pasig ay umaagos mula sa lawa ng Laguna sa pamamagitan ng kanal ng Napindan patungo ng Look ng Maynila. Ito po ay isang mahalagang rutang pang transportasyon sa panahon ng mga
Kastila. Okay. Sunod po ay ang lawa ng Laguna. So, ang lawa po ng Laguna, ang tinatawag nating Laguna Bay, ay dumadaloy patungo sa Ilog Pasig hanggang sa loob ng Maynila. So, pinakamalaking lawa po ito sa bansa, sa bansang Pilipinas. At ang hugis po nito ay Titic Ravalu. Sunod po natin ay ang Ilog San Juan. So, tinatawag ding San Francisco del Monte na umaagos din sa lungsod ng Quezon, distrito ng Santa Mesa at Santa Ana, Maynila at Mandaluyong. Okay, ang sumunod po natin ay Ilog Taguig. Yan, nakikita niyo po yung larawan. Ang ilog na po ito ay karugtong mula ulit sa Ilog Pasig. So, kung matatagpuan niyo, magkakarugtong po sila. Matatagpuan sa pagitan ng lungsod ng Makati at Pateros ang Ilog Taguig. Sumunod po tayo ay Ilog Paranaque. So, ang Ilog Paranaque ay nagmumula sa timog lungsod ng Maynila na dumadaloy patungo sa lungsod ng Pasay at Paranaque na lumalabas sa loob ng Maynila. Tinatawag din pong itong Ilog Tambo o Tambo River. Next po ay ang lawa ng Jamboree. So, yung lawa pong ito, ito yung sinasabing pinakamaliit na lawa sa Pilipinas. Siya po ay matatagpuan sa loob ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. So, bihira po yung nakakakita nito kasi po nasa loob po siya ng Bilibid Prison Compound. Okay po. So, next po ay ang Dagat na Botas. O, to, kabit-bahay lang po ng bayan natin, ang Nabotas. So, saan siya matatagpuan? Siyempre, sa lungsod ng Nabotas. Ito po ang natatang dagat na pinagkukunan ng isda sa Kalakhang, Maynila. Okay, dako po tayo sa pangunahing anyong lupa sa NCR. So, dalawa lang po yan. Ito po yung lambak ng Marikina. So, makikita sa pagitan ng mabundok na bahagi ng lalawigan ng Rizal at talampas ng Guadalupe sa gawin ng lungsod ng Quezon. At ang talampas ng Guadalupe na binabanggit ay matatagpuan din sa lungsod ng Quezon sa itaas na bahagi. Ito ay may bahagyang taas sa hilagang silangang bahagi ng lungsod. So, iyan po yung mga anyong lupa at anyong tubig. Mga pangunahin lang po yan na matatagpuan po sa NCR. Pero marami pa po iyan, kaya lang po. Iyan po yung mga pangunahing anyo na dumudugtong sa bawat bayan po. Okay, dumudugtong o nag-uugnay. So, magkaroon po tayo ng isang pagsasanay po. Kung pagmamasdan nyo po, may mga larawan po dyan at tukuyin natin kung ano-ano pong anyong tubig at anyong lupa yan na matatagpuan sa bawat. So, yung number one po, nakaturo po yon, nagmumula po sa mapa ng Nabotas. So, anong anyong tubig po kayo ayon? Okay, very good. Dagat, Nabotas. O, yung number two po. So, yung araw nang gagaling sa Malabon, ano kayang anyong tubig ang nasa Malabon? Okay, tama. Ito yung Ilog Tulyahan. So, yung isa po, yung pangatlo, nagmumula po sa Manila. Ano po kayang anyong tubig ito? Okay, very good. Ito ay Look ng Maynila. At ang ikaapat po, okay, ang araw po ay nanggagaling sa Marikina. Anong anyong tubig ito? Okay, magaling. Ito ay ang Ilog Marikina. And then, sa ikalima po, nagmumula yung araw sa Pasig. Ano kayang anyong tubig ito? Okay, very good. Ito ay Ilog Pasig. So, alam niyo na po yung iba't ibang anyong lupa, anyong tubig na matatagpuan po sa mga karatig bayan ng NCR. So, dumako na po tayo sa ating module. Okay, buksan na po natin yung module natin. Ito po yung learning task number 1 natin.
Okay, ito po ay matatagpuan sa subukin natin gawain isa. Aralin 5 po tayo ha, sa module aralin 5. So, page 171. So, ano po yung gagawin? Iayos sa mga titik upang mabuo ang mga anyong tubig at anyong lupa na matatagpuan sa National Capital Region. So, marami po yan. Tatlo lang po yung kinuha ko para guide nyo lang po. Okay, next, learning task number 2. Ito po ulit ay matatagpuan sa subukin natin. Letter B po siya, kaya gawain 2. Page 172. Doon po sa answer sheet nyo, gawain 2 po ang nakalagay doon. So, matapos nating malaman yung anyong tubig at anyong lupa, so, iugnay po natin yung larawan sa ngalan ng mga lungsod kung saan ito matatagpuan, katulad po nung ginawa natin sa pagsasanay. Okay po? So, learning task number 3, ito yung pamprosesong tanong sa page 173. So, yung apat na tanong po ito, sasagutan lang po. Sariling sagot nyo po kung ano pagkakaintindi nyo po nung tinalakay natin ang aralin. Okay. So, kung hindi pa po masyadong nataano, basahin po ulit ang modules nandun din po. Kaya ulitin din po ang video ito para po lubos na maintindihan. And then, learning task number 4 po. So, gawain isa po na matatagpuan sa 179. So, gamit po yung mapang topografiya ng mga lungsod at bayan sa NCR. So, ang gagawin nyo po ay iguguhit nyo po yung mga anyong tubig at anyong lupa na matatagpuan sa bawat lungsod at lalawigan. So, talagay nyo po ng mga simbolo katulad ng tinalakay po natin kanina, nag-review po tayo regarding sa mga simbolo ng anyong tubig at anyong lupa. Okay? Learning task number 4 po, ito po yung gawain 2. So, itala ang magkakaugnay na anyong lupa at anyong tubig sa inyong lungsod gamit ang mapang topografiya ng NCR. So, ano pong lungsod o bayan at ano pong mga anyong tubig ang matatagpuan doon? Yun pang isasagot. Ang inyong lupa, ano po yun? Saan matatagpuan? Okay po. Next po ay learning task number 6, gawain 3 sa page 181. Sumulat ng 5 hanggang 10 pangungusap tungkol sa tanong. Paano nagkakaugnay-ugnay ang mga anyong lupa at anyong tubig? So, 5 lang po. Pwede po kung kaya pa hanggang 10, pwede rin po. Pero ang hinihingi po ay sumulat ng 5. So, pwede po hanggang 5 lang. Pwede maging 6 hanggang maging 10 po ang inyong paliwanag. Okay po. Next, learning task number 7. Ito na po yung pagtataya. Muli, kukunin nyo yung mga sagot diyan sa loob ng kahon. Sagot lang po sa answer sheet and then tukuyin po yan kung alin po yung mga binabanggit na anyong lupa at anyong tubig po. And then last po yung learning task number 8 po natin, pagninilay, kompletuhin po ito. Natutuhan ko sa linggong ito ang tungkol sa patlang. Nalaman kong ito ay mahalaga dahil patlang. So, yan lang po ang ating gawain. Maraming salamat po. Okay.